dahil hindi naman po yan katungkulan talaga ng Senado. Dapo natin yan doon sa mga taong may sapat na kakayahan. Alright, share out po mga kababayan po natin. Magandang araw po sa ating lahat. Kaugnay po sa panawagan ni Mayor Janice Digamo na magkaroon ng Senate hearing sa pamumuno ni Senator Bato de la Rosa, ang kaugnay sa serye ng pagpastilang umano sa Negros Oriental, at ang tinuturo nga na mga mastermind at pasimuno ay itong mga pamilya Tebis, mga kababayan po natin. Yan ang kanyang lantarang diretsahang sinabi. So ayon sa ating ilang mga netizen, kababayan, na nababasa po natin tuwing ini-interview itong si Mayor Janice Digamo, ay ayaw na nga kasi umano, bakit pa kailangan mayroon ng binuong task force. So ito po yung task force Digamo na nakatutok sa pag-imbestiga. Nasa pagpaslang kay Gobernador Rowel Digamo. At bakit kailangan pa umano ang Senate hearing? So ang katwira naman ni Mayor Janice Digamo ay para mabigyan ng pagkakataon itong mga serye ng pagpaslang sa Negros Oriental at ang mga biktima na makapagsalita dito sa Senado. At ayon kay Attorney Harry Roque, hindi na kailangan. Kasi bakit pa? Ang gagawing Senate hearing ay kaugnay umuno sa serye ng pagpaslang. So kailangan abogado ang magbibigay ng legal opinion. Eh yung mga senador umano, mostly ay hindi naman abogado. Mga sikat na artista at mga pamilya na rin ng mga nauna ng naging senador. So sabi niya, ay paano mabibigyan ng tamang opinion or analysis ba? Tawag dyan. Merong plenary. Pag sinabi mong plenary, anything under the sun pwedeng imbestigahan. Eh, hindi naman po lahat ng senador ay abogado at bihasa sa batas. In fact, minority na ngayon ang mga abogado sa Senado. Ang ating hinalal po, karamihan, mga sikat, artista, no? Ilan na pong hanay ng artista dyan at ilan na pong hanay ang kamag-anak ng mga nakaupong mga senador na rin, no? So yun po yung delikado kapag ang mga hindi naman bihasa sa batas ay pumasok sa isang investigasyon ng kriminal. Dahil hindi naman po yan katungkulan talaga ng Senado. Dapat po gumawa sila ng batas at yung kanilang investigasyon in aid of legislation, no, para magampan nila yung kanilang katungkulan. Pero pagdating po sa criminal na investigasyon, yung paggamit ng evidence, kinakailangan alam mo kung anong batas, alam mo ganong gamitin ito. In fact, hindi sapat na ikaw ay miyembro na ng Philippine Bar, kinakailangan bihasa ka pa rin para ma-establish mo talaga kung anong mga pangyayari. So kaya naman po hindi tugba ng dala. Hindi ko po linalait sila, ha? Pero paano naman po mag-investigate ang mga Robin Hood Padilla, mga Grace po, mga Lito Lapid, at paano naman sila magdedeklara kung inosente o hindi ang isang tao sa pagpatay, no? Hayaan na po natin yan doon sa mga taong may sapat na kakayahan pagdating po sa investigasyon ng kriminal. Siguro naman po sa ibang bagay, merong kakayahan na ating mga senador, pero wag naman po sa mga bagay na talaga naman pong kinakailangang mag-aral ng 8 taon at kalahati dahil meron pang 6 na taong bar review, no? At yung bihasa, yung pang-araw-araw na karanasan sa paggamit ng evidence, no? Para po magkaroon ng competence, mag-establish kung ano talaga nangyayari. So ayun nga mga kababayan, no? Napakalinaw ang punto ni Attorney Harry Roque na hindi na kailangan pa mag-imbestiga o hindi na kailangan itong hinihiling ni Mayor Janice Digamo na pagdinig sa Senado kaugnay sa kaso ng kanyang asawa, mga kababayan po natin. Yan po yung kanyang opinion, ano? Na natin po yan sa mga abogado, no? At bayahan na po natin ang ating judicial system na umusad. Kaya naman po meron tayong tinatawag na co-equal branch of government. Ang pag-iimbestiga po at paglilitis ng mga krimen, yan po ay katungkulan ng ehekutibo at hindi po ng legislatura. Mm-hmm. And attorney, nabanggit mo kanina na medyo... Ayan na po, mga kababayan po natin, narinig na mismo, ano? Sana marinig ito ni Mayor Janice Digamo na hindi na dapat ituloy ito. Siyempre, ang pagdidesisyon dyan ay nasa kay Senator Bato de la Rosa pa rin. Kasi hawak niyang komite na ito, mga kababayan po natin. Pero malamang matuloy itong pagdinig sa Senado kasi ay pumayag na, nagbayag na itong si Senator Bato de la Rosa na ito umano ay gaganapin pagkatapos nitong Holy Week, mga kababayan po natin. So abangan po natin. At lantara na yung pagpamamaslang ngayon, mga kababayan, ano? Ilang mga politiko na yung ipinaslang nung nakaraan lang sa San Miguel, Bulacan, mga kababayan po natin. Pinaslang naman, hipi ng pulis. So tinitingnan po nila na posibleng ma-inside job umano yung nangyari. Pero kung makikita po natin, talagang
wala nang ano ngayon, wala nang pinipiling oras, ah, yung talagang paggawa ng krimen, mga kababayan po natin, at hindi lang ordinaryong tao ngayon ang talagang pinapas lang. Kasi kahit matataas na official, parang gano'n na lang kabilis pagkailangan na itumba, ah, mga kababayan po natin. Kulang tayo doon sa pagbibigay babala doon sa mga kriminal. And alam natin itong pangyayari kay Governor Digamo, broad daylight ito. Pasado alas 9 ito, naganap no, ang pamamaril. Merong mga insidente naman sa nakalipas, particular na yung naganap noong March 25, sa San Miguel, Bulacan, kung saan pinagbabaril din ang isang police lieutenant colonel, jefe mismo ng San Miguel, Bulacan, no? Pag gumawa ng krimen, nakita nyo naman po, meron na tayong pangalawang conviction, no? Eh, iniimbestigahan naman at talagang pinaparusahan, kaya nga lang talaga medyo mabagal ang pag-usad ng katarungan. Pero sa buong mundo naman po, walang mabilis. Yung Amerika na nakikita nyo sa television, tama po yun, mabilis ang hearing kapag nagsimula na. Pero bago magsimula ang hearing, nag-aantay po yan ng 5 hanggang 10 taon bago sila ma-schedule. Kaya lang pag na-schedule na, tuloy-tuloy hanggang nagkaroon ng desisyon, kasi hindi naman po pwedeng napakatagal na mawawala sa trabaho yung mga miyembro ng mga jury na tinatawag doon sa Amerika, no? Pero napakatagal din po na kanilang pag-antay. So hindi lang po yan problema sa Pilipinas, yung katagalan para makamit ang katarungan doon po sa ICC. Ulitin ko po, after 20 years, iisa lang ang conviction nila. 20 years, isa. Eh, daigpan po namin sila sa Maguindanao Massacre na 58 ang biktima at napakadaming mga nasasakdal. At least natapos ang 10 taon. No? Eh sila, 20 years, iisa lang. So, bagamat mahina po, mayroong mga kahinaan talaga ang ating sistema ng katarungan, So yun po mga kababayan, ano, ang actually yung mabilis lang talaga na nangyari ngayon itong Digamo, ano. Napakabilis ng pagtukoy ng mga salarin, pagkahuli ng mga suspek, at agad close case na umano. Ayun agad kay Secretary Remulla, mga kababayan po natin. Totoo, ano, yan ang pinakamahirap sa ating bansa, mga kababayan po natin. Ang mabagal na pag-usad ng hustisya. So magiging mabilis lamang yan kung may pera ka na pambayad pang gastos para dyan sa mga hearing, mga kababayan po natin, pambayad sa abogado. Ano? So ito, mabilis din ang nangyari sa Digamo kasi siyempre national government ang nakikialam. Pero pag ordinaryong kaso lang, ano, yung kababayan po natin, talagang medyo mahirap. Pero ang tanong ngayon, ano, na nakikita po natin, kasi yung nangyari doon sa Maguindanao ay umabot ng 10 taon bago nabigyan ng pinal na desisyon yung mga suspek, mga kababayan po natin. Ang tinitingnan naman natin at yung inaantay natin, kung gaano naman katagal itong nangyari sa kay Digamo, gaano katagal mabigyan ng pinal na desisyon itong mga sinasabing sangkot at lalong-lalo na itong sinasabing mastermind. So yan po yung ating aabangan at aantayin po. So sa ngayon, yan po yung ating update. Linawin po natin, hindi pabor si Attorney Harry Roque na magkaroon ng Senate hearing kaugnay sa serye ng pagpaslang sa Negros Oriental at sa kay Gobernador Digamo. Salamat.